Samantala, sa usaping politika po, kasunod ng pag-atras si Davao City Mayor Sara Duterte sa muling pagtakbo bilang alkalde ng lungsod, nilinaw ni Senator Bongo na mabuting intayin na lamang ang magiging desisyon ng PDP laban sa magiging final lineup ng partido bago mag-November 15. Ang detalye sa report na ito. Ayaw pangunahan ni Senator Bongo ang anumang planong politikal ng pamilya Duterte. Kasunod na rin ng pag-atras ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa re-election bid nito. Kahapon, unang binawi ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang kanyang kandidatura para sa re-election at nag-substitute na ito para punan ang nabakanting kandidatura sa pagka-mayor ng Davao sa 2022 elections. Ayoko muna mag-speculate. Pero kung sakasakali mong kung mangyayari yan, mahal ko po si Pangulong Duterte. Desisyon niya po ito at desisyon ng partido na tumakbo po ako ng vice presidente. Ano man anya ang desisyon ng pamilya Duterte at ng kinabibilangan niyang PDP laban ay kanyang susuportahan. Kaya hihintayin na lang anya ang mga mangyayari sa mga susunod na araw bago matapos ang November 15 na deadline ng paghahain ng substitution para sa 2022 elections. Malaki anyang pagmamahal, respeto at utang na loob nito kay Pangulong Duterte. Kaya ayaw niyang bigyan ito ng sama ng loob dahil lang sa politika. I'm the least of your worries. Basta isa lang naman po ang layunin ko, nabanggit ko po kanina. Ang layunin ko lang naman po ay magserbisyo lang po sa kapwa ko Pilipino. Kahit na anong kapasidad ko, patuloy po ako magsiservisyo. Nilinaw naman ni Go kung bakit naging emosyonal siya sa kanyang talumpati sa Antipolo City kahapon, kung saan niya sinabi na maaring may magbago sa kanyang kandidatura para sa darating na halalan. Nalulungkot lang po ako. Lalong-lalo na po para sa mga supporters natin na nagpagod na po. Walang kapagurang sumusuporta, naniniwala, umiikot sa buong Pilipinas para hikayatin at ipaalam sa taong bayan ang kandidatura ko. Nalulungkot po ako para sa kanila, sa mga naniniwala sa akin. Lubos din ang pasasalamat ni dating Rizal Governor Juninares kay Go at hindi nito maiwasang indoso si Go sa pagka-vice presidente. Sa kanila po namin nakita yung katangian na hinahanap po namin. Hindi ko papalag po kayo ng pagkakataon ito na ikwento sa inyo, ipaalam sa inyo ang napakalaking itinulong ni Pangulong Duterte, magamang hindi sa Tagaluzon. Napakalaking inulong ni Senator Bongo at ni Pangulong Duterte sa lalawigan ng Rizal, hindi lang sa lungsod ng Antipolo. Alam ko hindi po kayo matutuwa sa sinabi ko, pero gusto ko lang po ilabas yung saloobin ko na alam namin na kayo ang karapat-dapat na tumunod sa Pero ayon sa senador, umaasa siyang may mabuting mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya abangan na lang niya hanggang sa November 15. Dalawa lang naman po yan. Kandidato na po ako as Vice President for the last 38 days. E saan pa ba ako pupunta if ever? Kung sakaling may pagbabago. Dalawang posisyon lang po yan. Antayin na lang po natin kung ano po yung magiging desisyon ni Pangulong Duterte at desisyon po ng partido. Salamat sa inyo.